Ang kanyang kwento ay nagsisimula sa New York sa kalagitnaan ng Battle of the White Plains, isa sa mga maraming digmaan na nag-take place sa America's fight for independence mula sa mga British. Ang horseman ay isang Hessian trooper na nag-take part sa digmaan. Ang mga Hessian troopers ay mga German soldiers na lumaban para sa mga British. Dahil sa digmaan, ang Hessian trooper na ito ay naputulan ng ulo. Siya ay natamaan ng isang cannonball. Ang kanyang katawan ay dinala ng kanyang mga kakampi, pero ang ulo ng Hessian trooper ay nawasak at napirapiraso na sa battlefield. Ang kanyang katawan ay inilibing sa Old Dutch Church ng Sleepy Hollow, at ang mga legends ay nagsabing siya ay mariresurrect sa form ng isang vengeful ghost sa pagnanais na hanapin ng kanyang nawawalang ulo. Ang rason kung bakit ang tale na ito ay na-associate sa Halloween at kung bakit ang kanyang ulo ay dinidipik bilang pumpkin dahil ang digmaan ay nag-take place sa October 28, ilang araw lamang bago ang Halloween. Ang headless horseman na naputulan ng ulo sa digmaan ay common at isa sa ating nakikita sa mga Scottish at Welsh English folklore. Sa both English at Welsh folklore, meron tayong 14th century o Arthurian poem na Sir Gawain and the Green Knight. Ang kwentong ito ay nagsisenter around sa isa sa mga knights ni Arthur na chinallenge sa isang duel ng isang mysterious Green Knight. Pero ang challenge na ito ay hindi necessarily isang duel, sapagkat ayon sa misteryosong knight, hahayaan niya lamang na siya ay strike ni Gawain ng isang beses lamang at ibabalik niya ang the same at equal blow kay Gawain sa paglipas ng isang taon at isang araw. Ang challenge ay tinanggap ni Gawain at sa isang swing lamang gamit ang kanyang axe, nagawa niyang i-decapitate o putulin ang ulo ng Green Mysterious Knight. Ngunit ang knight ay simpleng pinulot ang kanyang ulo at sinabi kay Gawain na siya ay babalik sa paglipas ng isang taon at isang araw. Makalipas ang isang taon at isang araw, natagpuan ng Green Knight si Gawain at kanyang tinanggap ang kanyang fate in attempt upang protektahan ng kanyang honor. Siya ay yumuko at inexpect na ang Green Knight ay ibabalik ang same at equal blow kay Gawain. Matapos ang several fake swings ng kanyang axe at brief exchange, ang Green Knight ay inexplain kay Gawain na siya ay transform ng kapatid na babae ni Arthur na si Morgan Le Fay, at ang buong challenge at adventure na ito ay isang palabas lamang upang i-expose ang Arthur's knights at ipakita kung gaano sila ka-chivalrous. Sa Scotland, ang headless horseman ay pinaniniwala ang isang tao na nagngangalang Ewan na lumaban para sa leadership ng kanyang clan during sa battle sa Isle of Mull. Si Ewan at ang kanyang kabayo ay naputulan ng ulo at ito ay tinuldukan ang kanyang hopes na maging chieftain of the clan. Pero ang legend ay nagsabi na si Ewan at ang kanyang kabayo ay nag-hunt pa rin sa surrounding area kahit na sa mga araw na ito. Sa ating next na legend, tayo ay magtungo sa Northern India, ang state ng Rajasthan. Ang variation na ito ng headless horseman ay pinaniniwala ang isang heroic figure na pinuprotektahan ng mga inosente. Ang mga kwentong ito ay nilarawan ng horseman na isinilang sa isang violent way. Ang pinaka-common na kwento ay isang prince na pinutulan ng ulo matapos niyang depensa ang kanyang village sa mga thieves. Kahit na siya ay wala ng ulo, nagpatuloy pa rin siyang mag-defend sa kanyang village. Pero mayroong kwento ng isang guard na namatay sa pagprotekta sa kanyang prince sa isang digmaan. Despite sa kanyang pagkamatay, ang guard ay pinatuloy na protektahan ng kanyang prince at siya ay nag-enter sa battlefield na mounted on a horse at walang ulo. At ang ating hulong kwento ay dadalhin tayo sa Germany, kung saan ang Brothers Grimm ay sumulat ng kwento tungkol sa headless horseman. Ang unang kwento ay naset sa town ng Dresden. Mayroong isang babae na nagagather ng acorns sa parte ng kagubatan na tinawag na Lost Waters. Ang babae ay nakarinig ng tunog ng isang hunting horn, at nang siya ay lumingon, nakita niya ang isang lalaki na nakasakay sa isang gray horse na ordinaryo naman para sa kanya. Kaya siya ay nagpatuloy na kolektahin ng mga acorns at umuwi sa kanyang bahay. Nang siya ay nagbalik sa forest, siya ay nakarinig ng isang boses sa kanyang likuran, at sa kanyang paglingon, nakita niya ang isang lalaki na nakasakay sa gray horse. Ngunit ang lalaki ay dala-dala ang kanyang ulo sa kanyang kamay. Sabi ng lalaki sa babae na ang kanyang pangalan ay Hans Jagantofel, at during sa kanyang life siya ay isang irresponsabling tao at kinurse bilang isang evil spirit sa mundo.